Ate, pinapapunta ka bukas sa principal office. Nahuli kasi kami nung prof ko na nag-cutting. Baka pwede ka naman pumunta. Kung hindi ka busy bukas. Nung pinapakialaman ko buhay mo, sabi mo, huwag na kitang pakialaman. Kasi naririndi ka na sa akin, naririndi ka sa bibig ko, naririndi ka na sa mga kakasulsul ko sa'yo. Ngayon na na-principal ka, sa akin ka lumalapit. Bakit? Sige nga, sabi mo sa akin, bakit? Ang dami mo naman sinabi. Kung hindi ka pupunta at hahayaan mo ako na hindi makapag-exam, edi okay. O sige, ayan ka na naman. Ang taas na naman ng pride mo. Okay, kung hindi mo ako kailangan bilang ate mo, sige, ikaw ang solusyon dyan sa problema mo. O, anong balita sa ate mo? Ayun, hindi pumunta. Kung ano pa pinagsasabi sa akin kahapon. Ba't ganun ang ate mo? Masyado mahigpit, no? Hindi ko maalam, bes. Nasasakal na nga ako sa kanya. Alam mo yun, yung parang napaka-perfect niya. Feeling perfect. Kala mo hindi nagkakamali sa buhay. Sama talaga ng ugali ng ate ko. Kaya kayo, ang swerte nyo, wala kayong ate. Ako, sinusumpa ko na siya. Jonah, umuwi ka na, sumunod ka sa akin. Ngayon na. Kasama ko pa ang mga kaibigan ko, ba't ako uuwi? Wala akong pakialam kung kasama mo pa yung mga kaibigan mo. Pag sinabi ko, umuwi ka na. Mag-uusap tayo. Sige na, bes, uwi ka na, lakad na. Ate, ano ba problema mo? Ikaw ano ang problema mo sa akin? Sige, sabihin mo. Akala mo ba na hindi ko narinig ang mga pinagsasabi mo dun sa mga kaibigan mo? Ang lakas mo namang siraan ako? Nakalimutan mo na ba na ate mo ako? Napakawala mo ng respeto! Ano ba ang problema mo sa akin? Ha? Minamaltrato ba kita? Sinasaktan ba kita? Ano ba yung ginawa ko sa'yo? Nalate lang ako dahil may ginawa ako pero pupunta ako! Okay na! Masaya ka na! Na ang tingin sa akin ng mga tao, ng mga kaklase mo, ng mga kaibigan mo, na napakasama akong ate sa'yo. Minsan, hindi na kita naiintindihan eh. Nasasaktan ka na? Nahihirapan ka na na kasama mo ako? Ako ba? Hindi pa ako nahihirapan? Hirap na rin ako intindihin kaya ugali mo, napaka-selfish mo. Wala kang ginawa kundi pagmukain akong masama. Sarili mo lang lagi iniisip mo. Kung ayaw mo na ako irespeto bilang ate mo, wala naman akong pakialam. Hindi mo na yung hinihiling sa'yo, yung respetohin ako. Ang gusto ko lang, huwag mo naman sana akong gawing masama sa mga kaibigan, mga kaklase mo. Dahil ikaw, hinahaya akong gawin lahat ng gusto mo. Baka nakakalimutan mo. Na tumigil ako ng kolehiyo para lang mapag-aral ka, para lang mauna ka, para makagraduate ka. Hindi mo na inaisip? Kasi selfish ka. Till my heart